good morning. My name is Patrick. Ngayon pong umaga ay gusto ko pong i-share sa inyo kung paano i-troubleshoot yung car stereo nyo na wala po siyang power. Isa sa mga problema ng car stereo is hindi gumagana yung power niya. So gusto ko po sana i-share sa inyo ito kung paano siya i-troubleshoot. But before that, gusto ko po sana i-acknowledge yung pinsan ko na si Rolly Reyes. Siya po yung nagturo sa akin kung paano po siya i-troubleshoot. So pinsan, ngayon i-share ko na yung knowledge mo. Model pala ng car ko is Toyota Avanza 1.5G. So nakita nyo, wala siyang power. Pero yung car ko is naka-start siya sa electronic, no? Nakita nyo may power siya, pero ngayon itong car stereo ko is wala siyang power. So i-troubleshoot natin siya using the fuse box. Okay? So ang gagawin natin, i-start natin yung car sa electronic. Naka-start na siya. Okay. Open natin yung hood para tingnan po natin yung fuse box. Okay? Dito, open na yung hood. So ito po yung tinatawag natin na manual ng fuse box. As you can see po, meron siyang backup na 10 amperes. So paano pagtanggal ng fuse? So gagamitin pa natin ng fuse remover. Ito po, yung white color. Okay? So ito po yung tinatawag natin ng 10 amperes sa backup. Ito po. Yun. Kung titingnan pa natin yung manual, meron siyang 10 amperes na backup. Ito po yun. Okay? So, before natin tanggalin, i-check ko muna yung car kung naka-start siya sa electronics. So, tingnan po natin dito. Yung car ko, naka-start po siya sa electronics, pero yung car stereo ko, wala po siyang power. So, wala po siyang power. So, ngayon, ito troubleshoot na natin. Okay? So, again, careful po tayo. Before po natin siya i-remove, tingnan natin ulit yung manual ng fuse box. No? Depende po yan sa model ng car nyo. Kasi yung model ng car ko is Toyota Avanza 1.5G. So, using the fuse remover, meron siyang clip dito. Clip po natin. Yan. Okay, tapos tanggalin natin yung fuse. Yan. So, ito na po yung fuse niya. So, ibabalik ko ito. So, pagbalik mo, ilagay mo ulit yan sa lalagyan ng fuse remover. Tapos, ito po yung 10 amperes na fuse. So, paano ito siya ibalik? Simple lang po. Ilagay natin dyan. Tapos, may spark siya ng konti. Idiin nyo ng maigi. Yan. Okay, ngayon, titingnan po natin kung nag-power up ba yung car stereo ko. So, as you can see guys, gumagana na po yung car stereo ko. May power sa naka-standby mode. Ibig sabihin, pwede na siyang gamitin, pwede na siyang mag-sounds. Either FM or using CD or USB. So, ganun lang po kasimple. Very easy lang po. So, I hope guys, sa mga susunod kong videos, sana magugustuhan nyo. Meron pa akong mga susunod nga mga video nga gagawin ko nga I'm sure meron kayong matutunan nga mga lesson na pwede nyo rin gamitin. Gaya ng ginawa ko ngayon, meron akong na experience na trouble sa car ko. Tapos, na-solve ko at saka gumagana siya. Tanggalin natin yung fuse. Sa model ng car ko, ang ginagawa ko is yung 10 amperes ng fuse tinanggal ko using this one. Tapos, binili ko. Kayo mag-alala, medyo siyang, mayroon siyang konting spark. Tapos, after that, mapapower up na yung car stereo nyo. So, ganun lang. So, but before that, ibalik natin yung cover ng fuse box. Okay? Alam po nyo guys, kaya ko po ito naisip na video nito kasi wala pa akong nakita sa YouTube na merong ganitong klaseng video na makakatulong sa atin. Katulad ko na may problema ako sa car stereo na walang power. Maybe in just a little way, makatulong ako sa inyo. I hope it would help na to fix your car stereo without a power. Yung cover ng fuse. Yeah. Yan. Tapos, make sure po siya nakalock siya.
Okay? So, I hope guys, meron kayo na learn na lesson sa short video clip ko. And before that, please don't forget to subscribe my channel. Stay home, stay safe. God bless po.